gentlemen, we welcome you to AT&T Stadium here in Arlington, Texas, as Premier Boxing Champions, along with Man Down Promotions and Garcia Promotions, presents the featured bout of the evening, brought to you by defending world champion fighting out of the blue corner. Wearing white trunks with red and green trim, fighting out of and proudly representing his home of Dallas, Texas. He weighed in at a ready 146 and 1 quarter pounds. Truly one of the stars of boxing today. And pound for pound greats, he is undefeated in his campaign in the ring with a record of 24 wins, no losses, 21 wins coming by way of knockout tonight. IBF welterweight champion of the world, introducing the Truth, Errol Spence Jr. And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing fighting out of and proudly representing his home of Philadelphia, Pennsylvania. He weighed in at 146 and 3 quarter pounds. With a record of 34 wins and 2 losses, he has 20 wins coming by way of knockout. A veteran of 9 world title appearances, weight contender, ladies and gentlemen, please welcome the former 2-division champion of the world, introducing Danny Swift Garcia. Garcia, and I want to see how he holds up in rounds 2, 3, and 4 if we get that far. And there is a lot of head movement and power. Another. Oh, down goes. Whoa, that's a hard knockdown for Brandon Rios. I don't think he can recover from this. It's up to 6 and 7. His legs aren't going to be there. This fight's going to be all over. I don't think Brandon can continue. Come. No, no. It's all over. He said come forward, and he can't continue. What a knockout. A right hand by Danny Garcia caught Rios right on the button. Wow. That was some shot. Brandon. And that's it. That's it. He got hit with 4 great right hand counters. Good stoppage by the ref. That was a great stoppage. Great stoppage. And he told him. Down goes back. There it is. Off a sensational counter left hook. Garcia, left hook, and Amir Khan may not get his senses back before. Oh, but there's another thudding. Even just using those rangefinder jabs has helped him in this fight. That was a beautiful and a left hook and a right hand by Garcia. Great body work by Garcia. Garcia rolled with and the head. We are through 3 and BKS as well. And now Garcia looking to dig away at the body with the left hooks. Not at that point yet, clearly. 4 punch combination ended with a right hand to the top of the head. Danny Garcia's doing, oh my. Just a brilliant shot. Knocks Morales through the ropes. Believe the throw jab, yes. He lowers the right hand and gets nailed with a perfect left hook by Danny Garcia. Sometimes Garcia throws wide left hooks, not that time. It was perfect, and it was too much for the 36-year-old Morales, who was already showing signs of wearing down in this fight. Yeah, no question about it. Just, I mean, that's about as good as it gets. Yeah, that's one of those textbook punches. You know, that's what we teach the kids on exactly how to throw. Yo, mga tol. Pasensya na po talaga kung hindi ko po maibigay yung tunay na live na laban ni Errol Spence saka ni Danny Garcia. Kasi po masisira po yung channel natin eh. Saka mawalan po ako ng channel. Pero sana po nag-enjoy po kayo sa ginawa kong video clip. Pero po nagpapasalamat pa rin po ako at nanonood po kayo ngayon. Ito na lang po. Para po ay makuha naman po kayo sa panonood ng channel ko, i-share po ako sa inyo na sa lahat po ng YouTuber o sa may balak pong maging YouTuber, makakatulong po ito sa inyo. Ako po,
bago pa lang po akong YouTuber eh. Nagsimula ako nito lang Oktobre ng taong ito. Kasagsagan po ng ano yun eh. Ng meron po kasi ngayong ano yung YouTube eh. Rules. Rules o layi ba? Layi. Sa amin, sa mga Ilonggo. Layi. Yung po malaki pong disappointment po sa mga baguhang YouTuber. Kasi po nalalagas po yung iba nilang subscriber. Kasi noon, nung kasagsagan ng COVID-19, ang dami po kasing YouTuber nagsubok na mapaangat yung kanilang subscriber. Kaya yung ginagawa nila, yun, alam na ng mga YouTuber yun. Ang kalaunan, merong isang, iwan ko kung totoo itong sinasabi ni ano ha, na aking kaibigan, iwan ko kung totoo. Meron daw isang Pinoy na nagsumbong kay YouTube sa ginagawa ho ng mga YouTuber na Pinoy din. Sa mga paangat program siguro yan. Nung nagsimula ako noong Oktobre, kasagsagan ng roles ng YouTube, talagang wala akong makuwang ano eh, subscriber. Zero. Halos wala. 2 weeks ko, nagkaroon ako ng 5 subscriber. 5. Pero hindi ko pa alam na may ganun pala yung mga pangat-pangat. May ganun. Tinuruan ako ng isa kong kaibigan. Isa rin kasi akong kaibigan na YouTuber eh. Pero hindi ako talaga sinabihan. Iwan ko kung bakit ganun. Pero nasa kanya na naman yun eh. Kung ayaw yung tumulong sa iba, okay lang. Hindi ko naman ano to. Gusto ko lang kasi talagang maano yung ano ko eh. Yung hilig ko ba. Kasi matagal ko na kasi talagang gustong mag-YouTube. Hanga pa nung college pa ako. Gusto ko na talagang mag-YouTube. At ngayon wala akong trabaho. At painom-inom lang ako dito sa bahay. Sinubukan ko na lang mag-YouTube. Para naman maaliw ako habang umiinom. Yun. Balik tayo dun sa ano. Sa nalalagas na subscriber. Nagsimula ako ng Oktobre. 2 weeks, may 5 akong subscriber. Tinulungan ako ng kaibigan ko na pumasok daw sa mga live na ano. Pumasok ako doon. Natulungan naman ako kasi nagkaroon ako ng ano. Nagkaroon ako agad ng 36 na subscriber. 36 na subscriber. Ang saya ko noon. Ang saya-saya ko noong araw na yon. Patapos nung pagkalipas ng ilang oras, hindi ko alam pa yun ha, ang roles ng YouTube, hindi ko pa alam yun. Nung pagkalipas ng ilang oras, tinignan ko yung tinignan ko ulit yung ano, yung ang YouTube account ko. May 11 na lang sa subscriber po ako. Halos 25 yung nalagas. Isipin nyo yun, yung 36 na ako, naging 11 ulit. Parang nakakapaghinayang po talaga yun. Nawalan po ako talaga ng gana doon. At parang yung pagod ko, saka alam nyo na yun, yung mga YouTuber, alam nila yun, yung ginagawa na yung mga YouTuber. Kapagod talaga yun. Pagkatapos, pagkabukas, nabukasan, malalagas lang. Talagang nakakapaghinayang po. Ayun po. Alam ko po, ganun yun po nararamdaman yung mga YouTuber na nakapaghihinayang at nakaka-disappoint na ganun po, na wawala po yung mga subscriber. Pero patuloy pa rin tayo. Patuloy lang tayo sa pag-upload ng ating mga video. Itong tip na ano ko sa inyo ha. Sikreto ko to. Ito lang yung sikreto ko. Noon,
may 36 ako. Bigla akong nag-post ng isang video. Ilang oras lang, may nakuha akong 600 subscriber. 600 mahigit nga, 600 mahigit pala. 600 mahigit na subscriber. Totoo po iyan. Wala po iyang biro. Ang ginawa ko po, sa mga baguhang YouTuber, huwag kayong masyadong umasa dyan sa angat-angat kasi nakakapagod talaga yan eh. Gumawa kayo ng interesting na video na mag ano talaga ng tao, yung bago ba, yung trending yun, mag-apply kayo doon sa mga trending na video eh, kasi sa akin sports yung sa akin eh, sports. Kaya pag may bagong ano, bagong boxing event na lalabas po eh, yung timeline ko ginagawa ko po doon, ini-edit ko po, linalagyan ko po ng live eh, yung tao sa buong mundo naghahanap po talaga ng alternatibong live fight na papasukan, na hindi sila magagastos, doon lang sila manonood. Ang ginawa ko po, ang timeline ko, ginawa ko pong lagyan ko po ng live at nagulat na lang ako, ilang oras lang, halos 7 hours, meron na akong 20,000 views at nadagdagan po ako ng 500 subscriber, at magdagdag pa yun ng dagdagdag hanggang yung aking 36 subscriber sa isang araw lang. O, hindi nga naarawan eh, parang 8 oras lang, naging 780 subscriber. Ito po yan mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, ito pong ang gagawin nyo. Maghanap kayo ng mga trending na usapin ng mga tao. Yung bang doon sila talaga pupunta. Ha? At yun ang gawin yung timeline. Pagpasok ng tao doon, pagpasok ng tao doon sa yung video, ang gawin nyo naman po sa unang segundo ng video nyo, dapat mainganyo nyo silang mag-subscribe sa inyo, gaya po yun ang ginawa ko doon sa video ko. Inganyo ko po talaga, i-click ang subscribe button at notification button, at yun, sa dami ng nagmanood ng video ko eh, meron namang 700 na nag-subscribe sa akin. Okay na yun, kasi ilang oras lang nagkaroon ako ng 600 mahigit na subscriber, kaysa naman sa patuloy kayong sumali sa mga paangat-paangat. Inilalagas lang naman ng YouTube yun eh. Yun na lang yung gawin nyo. Hanap kayo ng mga events sa UFC, sa boxing, gawin nyo yun. Promise sa inyo, makakuha kayo ng 100 pataas na subscriber ilang oras lang. Promise yan. Ako, bago pa lang ako nag-try nyan, at sinubukan ko ulit ngayon, at sa susunod, susubukan ko ulit. Pero ito lang ah, meron kasing side effect kung sa gamot, basta yung mga hindi masyadong totoo, may side effects yan. Ganon din yun sa video ang gagawin nyo, kasi parang niluloko nyo kasi yung niluloko natin, kasi yung ano natin eh, mga viewers natin, niluloko natin. Kaya ano to, pero okay lang yun kasi subscriber naman yung nahanap natin. Ito po kasi yung kaibigan, yung inspirasyon ko sa pag-YouTube ko eh. Itong baby kong ito. Papasikatin ko ito eh. Mga kaibigan, yun na po. Ang gawin nyo po, hanap po kayo ng kuwelang video. O yung natural na video nyo lang.
i-edit nyo lang sa panahon ng trending na. I-edit nyo yung ano nyo, yung title nyo, i-edit nyo yung subscription nyo. Yung subscription, pag i-edit dun, ang gawin nyo, kumuha kayo, copy-paste nyo lang dun na sa inyo, kumuha kayo ng pinakasikat na video na trending din, na may connect sa title nyo. Kumuha ka doon, i-copy-paste nyo yun lahat, ilagay nyo doon sa subscription mo, pati yung title, ilagay nyo doon. At saka, yung timeline nyo, i-edit nyo sa kung ano man yung trending. Ilagay nyo doon. Ganyan doon. Lalo na ng mga live, may live na boxing, may live na basketball, may live na kung ano yung trending na alam nyo. Sigurado po na marami po ang mag-review, mag-click ng video nyo, mag-view, at marami rin po ang mag-subscribe sa inyo. Ilang oras lang makukuha kayo ng 100 mahigit. Promise yan. Gawin nyo po yung sinabi ko sa inyo. Promise yan. Pero yung side effects po talaga, marami rin po ang magdi-dislike ng video nyo. Makaka-apekto po yun pag kayo ay na-monetize na. Kaya ho, ang gawin nyo po, ang video nyo dapat ho, na-aliw rin po sila. Kasi ako, sinuwerte rin kasi ako sa video ko. Wala masyadong dislike eh. At maraming good comments. Ang gawin nyo po, para magkaroon kayo ng maraming good comments. Siguro naman po may mga member po kayo ng member po kayo ng mga iba't ibang group, YouTuber group. Yung mga YouTuber group, invite nyo po yun. Invite nyo na mag-comment sa iyong video yung ginawa. Mag-comment na maganda yung video mo, maganda ganito. Pwede kayo yung pamilya mo, convince nyo sila na mag-comment na ang ganda ng video mo. Ano, ganyan. Para mabawi yung mga dislike na kita. Pero gawin niyo po yung ginawa ko at nasasalamatan niyo po ako. At sa uulitin po, alam ko makikita tayo ulit, at sana po hindi na po ganun yung gagawin ko, kasi alam mo po, subscriber lang po talaga yung ano ko eh, ang gusto ko maabot. At pag naabot ko na yun, nagawa na po ako ng tunay na video yung hindi pangluloko po sa kapwa. Madali lang naman kasi abutin yung watch hours eh. Pag nag live ka po, maabot mo po yun agad-agad yung watch hours.